Welcome to my channel. Today is Monday and market. Oh, ayan ang ating outfit for today. So kanina pa ako guys naglakad, mga 20 minutes na akong naglakad from dun sa bahay ni Mister. And then pumunta ako sa malaking market sa Migros. Kasi gusto ko maglakad at gusto kong mapagod. Actually guys, may bicycle kami dito pero ayoko magbike dahil kung magbabike ako parang aabutin lang ng 5 minutes para sa akin yung bike. And hindi ako napapagod. So kasi pag nagbike ako yung mga 1 hour, ganyan, or 40 minutes, ayoko yung malapit lang na ibabike ko. And gusto ko talaga yung napapagod talaga ako ng bonggang-bonggang pagod na pagod, ganun. So ngayon, pauwi na ako. And iniwan ko pala si Leila sa mga biyanan ko. Kasi para makapaglakad-lakad ako. Ito yung kagandahan ko sa probinsya, guys. Kapag ka nandito kay pag nandito ako, pwede kong maiwan-iwan si Leila sa mga biyanan ko para sila yung mag-alaga. Like for example, gusto kong pumunta ng gym, makakapag-gym ako. Pero this time ayoko muna pumunta ng gym kasi nga by June wala kami dito sa wala kami dito, guys. Mag-out of town kami. So, kaya ayoko munang gumawa ng mga kung ano-ano ngayon, mga activity. Like, for example, kasi nga gusto ni Mister pala, mag-aaral din ako mag-drive. So, gusto ko naman na mag-aaral ng drive kasi dito sa may probinsya ni Mister, hindi mahirap mag-drive. Kumbaga, hindi siya katulad sa Istanbul na super crowded sa Istanbul, guys. So, mas maganda talaga ang mag-aaral kung dito sa probinsya. And yun nga, pwede ko ding maiwan si Leila sa mga biyanan ko while nasa school ako. And hindi naman yun matagal, mga 3 months lang siguro yun. So ang sabi ko is, pag winter na lang, doon lang mag-aaral ng driving kasi mas maganda sa ganun. Kasi diba this summer, lagi kaming wala dito. So, tsaka mainit, baka mainit ang ulo ng mga magtuturo sa akin. Tapos ma-high blood sa akin, diba? Kaya sabi ko, sa pag nag-start na lang ang winter, mga September siguro. So yun yung, ngalay na yung kamay ko. Mamaya na lang guys, malapit na ako sa bahay. Ito pala yung kagandahan dito kala Mister. Kasi sobrang lapit sa lahat. Like for example, yung shopping mall nila dito, parang 6 minutes lang nandun na kayo sa shopping mall. And then yung mga school, kung papasok na for example si Leila, mas magandang pumasok dito kasi yung nature ba, yung neighborhood nila dito, sobrang ganda kasi hindi ganun ka-crowded, hindi mga salbahe yung mga bata, parang ganun. Maganda yung nature nila dito, yung neighborhood ni Mister. Kaya gusto nila dito mag-aral si Leila if ever na mag-school. Pero syempre, ayoko naman kasi dito kasi parang malungkot. Malungkot kapag wala kang ganap sa buhay. Pero ayun nga, kaya ko naman yan. Anyways, ang gusto ko kasi is mag-aaral muna ako ng driving. And then, maano ko na, kumbaga makikerry ko na yung life dito sa province. Yung walang masyadong Pilipina. Wala naman kasi dito Pilipina, guys. Yun din yung kinakalungkot ko kung bakit ayaw ko. Isa yun sa mga ayaw ko dito sa probinsya kasi walang Pilipina dito. So, yun yung aking issue. But anyways, carry lang naman siguro in the future. So ayan guys, mamaya na lang ulit. Akit na ako sa taas and medyo tiring yung pag-akit sa taas, guys. Kasi medyo hilly yung kala Mister, kaya nga nakikita namin yung seaside kasi masyadong hilly siya. And mamaya na lang, bye-bye! So ayan guys, hapon na dito and nagbike lang kami ni Mister papunta dito sa may seaside para makarelax-relax daw siya after ng kanyang work. And sa mga oras na ito siguro mga 7 na. And yan, 7 po pero maliwanag pa. Hindi pa lumulubog ang araw. Actually kapag ganitong summer, lumulubog na ang araw parang 8 na and then maliwanag pa rin ng 8:30. Pero kapag talagang summer na by June or July, August, ganyan, ay mga alas 9, maliwanag pa rin guys. Alas 9 ng gabi. Kaya sobrang eksi lang talaga dito ng gabi. Kaya talagang bumili din talaga ako sa bahay ng dark curtains
para hindi bright dun sa aking kwarto. Anyways guys, ang kagandahan din dito is safe na safe ka kapag nagbabicycle ka dito kasi nga meron silang ganitong lane para sa bicycle. Iba yung sa sasakyan and talagang may enjoy mo yung kanilang place dito or yung seaside kasi may bukod na walking place ng mga tao, may ganitong line ng bicycle. Itong line na to, ma-end to dun sa company ng Iron. Kasi ang Ereli pala guys, ay sikat sa company na Ereli na nag-e-export sila ng kanilang produkto sa iba't ibang bansa. So, yun din yung mga trabaho ng mga taga dito or hindi lang taga dito guys, may mga ibang lahi din na pumupunta dito, mga German, mga ganyan. Pero hindi mo sila kasi marerecognize kasi puti din sila. Yun nga lang, wala talaga ditong Pilipino. And, ayan guys, sobrang haba and di ko lang alam kung ano talagang sukat o haba nitong place na ito hanggang dun sa end. Kasi ang end nito ay doon sa bahay ni Mister. Yung parang pinaka-end na nitong seaside na ito. So, kaya naman maganda talaga sa amin ang exercise to. Parang siguro kung aabutin total is pag binike mo mula doon sa bahay ni Mr. hanggang dito is mga siguro 20 minutes and then 20 minutes balikan. So 40 minutes ang total ng iyong pagbabike kapag inabot mo yung dulo at dulo. Pero kung syempre kung mabilis ka, medyo madali mo lang siyang maaabot. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, never get tired kapag nagbicycle ako from doon sa bahay ni Mr. hanggang dito sa seaside. Mas gusto kong naglalakad ako kasi mas napapagod ako kapag naglakad ako kasi pag bicycle hindi ako napapagod. Doon sa Japan guys, makwento ko lang. Doon kasi 40 minutes talaga yung binabike ko doon and talagang matatired ka o mapapagod ka talaga kasi sa sobrang layo nung binabike ko kasi from doon sa apartment namin to doon sa aking work. Sadyang talagang malayo yun. Pero usually pero kung i-map mo siya, ang sabi is parang 1 hour or 53 minutes daw yun. Pero nakakaya ko siya ng 40 minutes lang kasi mabilis akong magbike guys. Mabilis akong magpaano. Parang ano ko, siga-siga ako sa kalsada sa Japan. Hindi, ganun talaga. Kasi kapag ka nasanay ka ng everyday halos mong ginagawa. So parang nasasanay ka na. So bumibilis ka. Siyempre nung bago-bago pa lang ako, sobrang sasakit nung legs ko. Kasi nga, hindi wala naman akong exercise dito sa Turkey dati noon. And pagdating ko sa Japan, parang more on exercise talaga doon. Kasi malalayo din yung mga metro. Yung bahay namin medyo malayo din sa metro. So talagang walk. And then sa work naman, naka-standing lang ako doon for hours or 5 hours akong duty. So standing lang, lakad ng lakad. So sobrang dami kong exercise sa Japan. And so happy naman kasi nga pumayat ako doon. Pero ngayon, ang timbang ko is nasa 58 na. And then nung nasa Japan ako, 55 pa lang. So 3 kilo yung dapat kong ibaba. Pero madali na yan guys. Ngayon kasi hindi ko pa masyadong sinuseryoso yung pagpapababa ng aking kilo or pagpapapayat kasi nga still nagdedede pa rin sa akin si Leila. So, di ba ang dami yung natututunan sa akin, ang dami yung na-chika sa inyo kasi nga ang haba-haba nitong aking binabike and pinutol ko na to, nasa kalhatian na kasi kami dahil pupunta kami ng market ni Mister. Inaya ko siyang mag-market dahil bibili ako ng beer. Ayan. So, halos ang makikita mo lang dito sa may seaside, puro mga cafe, mga restaurant, mga tawag dito, yung mga groceries, yun yung makikita nyo dito guys. Kaya kung nagugutom kayo, nandito kayo nagchichill-chill sa seaside, hindi kayo magugutom kasi andyan lang yung mga restaurant at mga cafe nila. And then, dalhin mo lang doon sa may seaside, umupo lang kayo din. And malawak yung mga upuan dyan or sobrang daming upuan para kung gusto nyo umupo, marami kayong pag-uupuan. So, hindi kayo magdadalawang isip or wala akong mauupuan doon sa seaside. Marami guys, pwede rin kayong umupo sa damuhan. Kaya talagang yan yung mga ganap dito ng mga tao sa Ereli, sa probinsya ni Mister. Gustong-gusto nila dito sa may seaside. Ang halos mga naglalakad-lakad dito, halos may mga parang senior na or yung mga retired na, ganun. Kunti lang dito yung mga kabataan na like yung mga nagtatrabaho kasi usually yung mga age of ng asawa ko, age natin, is
nagdumadayo sila sa ibang mga malalaking city like sa Istanbul. Ang maraming trabaho kasi is sa Istanbul. Kasi dito ang trabaho lang talaga dito is yung mga engineering dito is dyan sa shipyards nagtatrabaho and doon sa iron company. The next day na ito guys, bali naglilinis lang ako ng kusina kasi nga pala today ay pupunta kami sa Istanbul dahil si Mr. ay kailangang mag-office tomorrow dahil may isasubmit siyang mga reports sa office. So, kailangan namin umuwi ng Istanbul. Pero okay lang naman kasi nga yung Istanbul guys ay sobrang lapit lang dito sa probinsya. Parang 3 hours lang siya kung walang traffic. 3 hours away lang. So, hindi naman siya ganun ka nakakapagod. And madali lang naman kasi din kung after ng trabaho ni Mr. ng 5, pwede na kaming umalis niyan mamaya. Kaya nililinis ko muna itong kusina para wala akong maiiwan na mga kalat-kalat dito. And then siguro next week babalik ulit kami. Kasi yun naman talaga yung gaganapan sa buhay namin, pabalik-balik dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakakapagod ang dalawang bahay. Akala ko noon okay lang, pero ngayon mas naiintindihan ko na yung mga biyanan ko. Dahil sa biyanan guys pala, dati may dito sa Istanbul, pupunta ng Yalova, tapos may bahay pa sila doon sa may Alaple, tapos ang bahay niya dito sa Ereli is dalawa. Can you imagine yung ilang bahay na pinupuntahan nila? Yung total ng kanilang bahay ay 3 ang bahay nila guys. So, itong apartment na ito is binigay nila kay Mister. Kasi inayos din naman to ni Mister, no? Nirenovate niya lahat, nilagyan niya ng heater kasi wala ditong heater guys. And then yung toilet, pinagawa niya. Lahat-lahat na pinagawa niya. Pero yung mga gamit na nandito sa loob ng bahay na ito is hindi sa amin. Ito ay kay Bianan. Kahit yung mga plato or mga iba pang gamit dito is kay Bianan na yan lahat guys. And then itong mga dumating na mga dishwasher, mga kung ano-ano pang mga tables and mga electric oven. Ayan, galing yan doon sa Yalova dahil kinlose na nga yun ni brother-in-law. Nasabi ko na yan guys sa inyo about dito sa mga gamit dito sa bahay. Pero kapag itong si brother-in-law naman ay nakapag-asawa, syempre bibilihan namin siya ng bago kasi kinuha namin yung gamit niya. Yung gamit pala dito ni brother-in-law is ano lang naman pala, yung dishwasher siya lang yung bumili niyan. Pero some of ano nung lahat ng mga gamit diyan is yung rep si Bian na bumili, pero yung table, tapos yung TV, tapos yung mga bookshelf, tapos yung ano, sa amin niya ni Mister. Ako yung bumili ng bookshelf, ako din yung bumili ng center table, ano pa, yung TV kay Mister. Kumbaga, ano siya, yung dati kasi nagsasama kami dati noon sa Umranye, yung sa apartment doon. Mahilig kasi akong bumili ng mga gamit. So, ako yung mga bumibili kadalasan. Dahil pag mga lalaki kasi yung mga kasama mo, wala talagang maasahan sa kanila. Hindi sila mahilig bumili. And then yun lang yung mga inambag namin doon sa bahay na to. Kaya naman, kapag nag-asawa si brother-in-law, kami yung bibili ng mga gamit.